would use a vehicle for the robbery. Then they would go to a predetermined location, exchange that car for a car they had parked there, drive it a short distance, and change cars again. So even if somebody called in and said they were in a red truck and they got in a blue car, well, the blue car is going to be dumped and off they go. Ilang buwan lang ang lumipas at tumira na naman ang grupo ni Bigoa sa isa na namang sikat na landmark sa Las Vegas, ang Mandalay Bay. Jose Bigoa was carrying two guns. Oscar Cisneros was the person who took the money from the security officers. They exited the hotel and took off in a stolen vehicle which was parked in the valet parking area. Halos 100,000 ang nakamada nila Bigoa sa Mandalay Bay. At muli, walang kaide-ideya ang mga police at security officers kung sino ang mga salarin. They were sophisticated crooks with a mission. These were meticulous, strategically planned robberies. Sa lugar na ito ng mga gangster at mga makapangyarihang negosyante, naging malalamat ang lakas ng loob ni Bigoa. Nanalo ka na naman! 184 pesos. Hindi na siya si Bigoa sa $1.2 million na nakuha niya sa MGM Grand Casino. At tulad na isang sugarol, pinagulong pa niya ang kanyang swerte at sunod-sunod na bumanat ng iba pang kasino. Hindi niya pinaligtas ang Malacanang ng mga kasino sa Las Vegas, ang Bellagio. Nanalo na naman ako. This will go to your education. March 3, 2000. Sumabak na naman sa isang misyon si Bigoa at ang kanyang mga kasamahan. Pero ang isang ito, medyo dehado at muntikan ng matuluyan ang grupo. Sa Henderson, isang suburb sa Las Vegas, inambush ni Bigoa ang isang armored car na kumukuha ng pera mula sa isang tindahan ng damit. Jose Bigoa, what time security or armored car drivers would arrive to pick up the previous day's receipts. Muli, nanlaban ng mga gwardiya, pero sa pagkakataong ito, pagdukot pa lang ng baril ng mga gwardiya, ay pinaulan na agad sila ng bala ng AK-47 ni Bigoa. Dahil sa pamamaslang, umakyat sa listahan ng mga wanted sa Las Vegas si Bigoa. Siya ay biglang naging public enemy number one. When he killed those armored car guards, a lot changed. It's one thing to go in and take some money. It's another thing entirely to kill a family man and a 19-year-old kid. And gun them down like dogs in a parking lot in broad daylight. Wala man lang pinakitang pagsisisi o pag-aalala si Bigoa sa pangyayari. Hindi siya nagtago. Nanatili siya sa kanyang bahay at sa sala niya pinaplano ang mga susunod na misyon. Wala pang isang buwan matapos ang massacre sa Henderson, nagsimula na naman si Bigoa. Ang kanyang target, ang pinakabagong casino sa strip, ang New York, New York. Alas 4:30 ng madaling araw nang gulatin ng Bigoa at Cisnero ang dalawang gwardiya na may dalang isang malaking cash cart malapit sa main vault ng casino. Dinisarmahan nila ang mga gwardiya at kaswal na inilabas ang cart sa front door ng casino kung saan may nakaabang na getaway van. You have to travel a great distance to get in and out of the hotel. There are security officers throughout these hotels and so it's not easy, but Jose Bigoa was able to do it. Isa na namang high-profile na kasino at isa na namang perfect getaway. Sa loob ng 2 taon, nagawang pasukin ni Jose Bigoa ang 3 sa pinakamalalaking kasino sa buong mundo. Para sa lokal na pulisya, patindi ng patindi ang pressure para mahuli ang pinakamalupit na magnanakaw sa kasaysayan ng Las Vegas. In our community, it's not uncommon for some of the high power brokers to pick up the phone and call the sheriff and say, "What are you doing? Why isn't this done? Why are these guys still out there?" Habang nagkakandara pa ang mga otoridad na mahuli ang grupo ni Bigoa, abala naman ito sa pagpaplano sa susunod at pinamalaking target, ang bagong bukas noon na Bellagio. Ang pinakamaganda, ang pinakaglamoroso at pinakamodernong kasino noon sa buong mundo. Kung titingnan ang higpit ng seguridad at ang makabagong surveillance system ng Bellagio, parang isang suicide mission ang pumasok at magnakaw dito. Pero hindi ito alintana ni Bigoa. He was fearless. He was not afraid
to be killed or kill himself, and he had no respect for life whatsoever. June 3, 6:26 ng umaga, pumasok si Vigo sa Bellagio at dumire-diretso sa main cash cage nito. May suot siyang gloves, sunglasses at baseball cap. Sa surveillance room ng Bellagio, napansin agad siya ng security chief na si Brian Zink. He was wearing a dark colored sweatshirt, a beige colored hat. He had sunglasses on and black gloves, which is one of the things my operator picked up on right away. It's June in Las Vegas. You don't see many people wearing that kind of bulky, heavy, hot clothing. Pero hindi napansin ng security ng Bellagio ang mga kasamahang sina Oscar Cisneros at Luis Suarez na pumasok ilang sandali lang kasunod ang kanilang leader. Nagkita-kita ang tatlo sa main cash cage ng casino at mabilis na dineklara ni Vigo ang hold-up. Agad na ilabas sila Cisneros at Suarez ang kanilang mga baril, sabay lundag papasok sa counter. Madaliin na lang nilimas ang pera at nidiligay sa mga dala nilang bag. Samantala, habang nagsisilbing lookout si Vigoa, itinutok ng security ng Bellagio ang lahat ng malapit na surveillance cameras sa nagaganap na holdapan sa main cage. I then assigned my lead operator as primary, which means my other two operators would set up camera shots and call them out, so we had unlimited coverage on one monitor. Wala pang isang minuto ang tinagal ng grupo sa cash cage. At kahit ilang dosen ng surveillance cameras na ang nakatutok sa bawat galaw nila, nahirapan pa rin ang security guards ng Bellagio na harangin si Vigoa at ang kanyang mga kasama. Nakuha pa ngang dumaan ni Cisneros sa isang change booth para mangupit pa ng dagdag na pera. From the time they came over the counter to the time they exited the emergency doors, it was right around 2.5 minutes. They were in their van within 3 minutes. So it was very quick. Sa sobrang bilis, hindi sila inabutan ng security guards at tuluyang nakaalis ang kanilang getaway van. Matugumpay na napasok ni Vigoa at ang kanyang mga kasama sa pinakamalaki at pinakaprotektadong casino sa buong Las Vegas. Tangay ang halos 200,000 dolyar na cash. I mean, they had already crossed so many lines in our community, but the Bellagio, that was not only bold and brazen, but offensive to people. That was our new flagship. You didn't go in there and cause trouble. Kung susumahin sa kanilang nakaraang 6 na misyon, mula sa operasyon sa MGM Grand hanggang sa Bellagio, umaabot sa halos $2.2 million ang kabuuan nilang naiuwi. That was supposed to be the greatest security there was, and they got out. It was confusing for people. You know, how could that happen? Why did that happen? How did they get away? Ang hindi alam ni Vigoa, hindi kasing perpekto ang kanilang naging pagtakas gaya ng kanilang inaakala. Parang isang wild wild west outlaw to si Vigoa. Walang takot, sugod lang ng sugod. Ang diferensya nga lang, tol, punong-puno ng high-tech camera sa mga kasino ngayon. Lahat ng sulok ng Bellagio, merong camera. At hindi lang basta camera, kundi high definition camera. Yari ang tuition ni Junjun. Ano to? Sige. Sa kanilang nakaraang 6 na misyon,